Magandang magpagpala at magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala, si Cheska Sipla, Manila, Armayan, isang mag-aaral na nagmula sa BSL Major in Filipino. Nandito po ako sa inyong harapan upang ipaalam kung ano at saan maaaring gamitin ang gitling o hyphen sa Ingles. Ano nga ba ang gitling? Ayon sa module, ang gitling ay isang tanda upang ipaghiwalayin ang mga inuulit na salita o mga inuulit na pantig sa salita. Ginagamit nito upang ihiwalay sa panlapi ang mga hiram na salita na kung saan ay nasa orihinal na pagbaybay. At ang panghuli ay ang mga pangalang natatangi. Ngunit, hindi pa dito matatapos ang kagamitan ng gitling. May walo pang iba't ibang kagamitan ng gitling na kung saan ay ito yung ating pag-uusapan. Una ay ang paghihiwalay ng mga numero. Ang gitling ay ginagamit upang paghihiwalayin ang mga pangkat ng numero. Kagaya ng telepono, ID, ISBN, at iba pa. Pangalawa ay ang pagbaybay. Kung kanina, sinabi ko na ang gitling ay ginagamit upang pagpangkat-pangkating ang mga numero. Ang gitling din ay maaari natin gamitin sa pagbaybay ng mga letra ng salita. Halimbawa, bulaklak. Tao. Pangalan. Pananda ng panlaki. Gitling ang pananda upang malaman kung ang panlapi ay unlapi, gitlapi, o hulapi. Katulad ng nagbasa, ginawa, at unahan. Senyas ang naputol na salita. Ginagamit din ang gitling bilang senyas sa isang naputol na salita na kung saan ay ang karugtong lamang nito ay nasusunod na linya. Ngunit, kailangan itong gamitin ng maayos upang mas maintindihan at maunawaan ng mambabasa. Ngayon ay pag-uusapan natin ang dalawang uri ng gatlang o dash. Ang mga ito ay gatlang N at gatlang N. Gatlang N. Nung wala pang computer, karaniwang ginagamit ang gitling na gamit para sa gatlang N. Ayon sa module, ang gatlang N ay iba sa gitling at ito ay may tiyak na gamit. Dahil ang gatlang N ay ginagamit upang magsimbolo ng salitang hanggang. Ang gatlang N din ay maaaring gamitin sa mga panahong nagpapatuloy o sa mga panahong hindi aramang kalugtong. Ngayon ay ating pag-uusapan ng gatlang N. Kung kanina ay sinabi ko na ang gatlang N ay kumakatawan sa salitang hanggang, ang gatlang M naman ay ginagamit upang magsaad ng pansamantalang pagtigil, sa daloy ng ideya, at sa pagbigay ng paliwanag. Pagsulat ng diyalogo. May mga publikasyon din ginagamit ang gatlang M sa pagsulat ng mga siniping teksto at kadalasan dito ay mga dialogo. At ang panghuli ay ang gatlang 3M sa sanggunian.
Ginagamit ang tatlong M sa talaan ng sanggunian o tala sanggunian at may lahok na kasunod ng sanggunian na nagmula sa otor. At ngayon ay atin pang talakayin ang isa pang uri ng bantas. Ang panaknong o parenthesis sa English ay ginagamit upang ibukol ang iba pang bahagi ng pangungusap o talata, ang isang ideya, salita, pahayag, o pangungusap. Maaari ding gamitin ang panaknong para sa pagdilinaw. Ginagamit ang panaknong para sa tamang pagtikas ng hiram na salita gamit ang orihinal nitong anyo. At para linawin ang isang orihinal na salita ng isang ginamit na saling or spelling. Yun lang po at maraming salamat. Muli, ako nga po pala, Cheska Sweet, Manila, Armayan, isang mag-aaral na nagmula sa BSed Major in Filipino.